Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Si Sukjit Singh ay isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang mga anak. Wala siyang ibang goal sa kanyang buhay kundi pagsilbihan ang kanyang pamilya at ang kanyang Diyos. Ngunit sa kabila ng pagmamahal at kabutihan na kanyang ipinakita, ay nagawa pa rin siyang saktan ng kanyang asawa. Samahan niyo ako at ating balikan ang kalunos-lunos na sinapit ni Sukjit Singh sa kamay ng babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Si Sukjit Singh ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa India. Lumipat ang kanyang mga magulang sa UK nang maliit pa lamang siya, kaya't doon na ito lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral. Ayon sa kanyang mga kaibigan, napaka-relihiyosong tao nitong si Sukjit. Kilala at iginagalang siya sa Sikh community. Ang Sikh o Sikhism, sa mga hindi nakakaalam, ay isang malaking kongregasyon o relihiyon sa India na mayroong halos 30 milyon na miyembro globally. Ang pangunahing advokasya ng samahang ito ay equality, social justice, service to humanity, and tolerance to other religions. Isa si Sukjit sa mga masugid na tagasunod ng paniniwalang ito ng Sikhism. Bukod sa pagiging relihiyoso, si Sukjit ay isang debotong asawa at ama sa kanyang dalawang anak na lalaki. Taong 2002 nang makilala niya si Ramandeep Kaur Mann. Si Ramandeep ay mula sa isang Indian middle class family sa UK. Meron siyang tatlong kapatid at ang kanyang mga magulang naman ay may sariling business na siya naman nilang pinagkukuna ng kanilang kabuhayan. Dahil maganda ang income ng kanyang mga magulang ay nagkaroon si Ramandeep ng maayos na childhood. Hindi man sagana ay naibigay ng kanyang mga magulang sa kanilang magkakapatid lahat ng kanilang pangangailangan habang sila ay lumalaki. Sa Indian culture, normal ang pagkakaroon ng arranged marriage, ngunit hindi na umabot sa ganoon ang dalawa dahil natural na nangyari ang lahat sa kanila. Nagkakilala sila, nag-date ng 4 na taon at saka nagdesisyon na magpakasal. Mahal na mahal nila ang isa't isa, lalong-lalo na si Sukjit kay Ramandeep. He adored his wife at sobrang proud nito sa kanyang asawa. Si Ramandeep at ang kanyang mga anak ang naging top priority ni Sukjit. Naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa at hindi sila nagkaroon ng anumang malaking pagtatalo o ni minsang naghiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan. Saksi ang kapamilya at mga kaibigan ng mag-asawa kung gaano kamahal ni Sukjit si Ramandeep at ang kanyang mga anak. Tumira sila sa Surrey ng ilang taon at di kalaunan ay lumipat ng Derby, England upang doon mag-settle down. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, si Arjun na pinanganak noong 2010 at si Arya naman na dumating noong 2013. Noong una ay binalak ng mag-asawa na lumipat ng London para doon mag-settle down, ngunit na-realize nila na mas malaki ang Indian community sa Derby kaya't nagdesisyon silang doon na lamang manirahan. Mas magiging malaki ang chance na mag-boom ang kanilang business dahil sigurado silang susuportahan ito ng Indian community doon. Isang perfect couple ang tingin ng nakararami sa mag-asawang Sukjit at Ramandeep. Napakaganda ni Ramandeep, matalino, glamorosa, masipag at isang mapagmahal na ina sa kanyang mga anak. Si Sukjit naman ay nagmula sa isang mayamang pamilya, isang lalaking napakaraming ambisyon at devoted na padre de pamilya. Nagtapos ng graphic designing si Ramandeep at nagmanage ng isang malaking kumpanya. Si Sukjit naman ay nagbukas ng isang logistics company na pinangalanan niyang Arjun Transport base sa pangalan ng kanyang panganay na anak. Nagtayo din sila ng isang pizzeria na sabay nilang minanage mag-asawa. Ngunit katulad ng kasabihan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May imbalance na nangyayari sa pagsasama ng mag-asawa na nahantong sa isang nakapangingilabot na krimen. Sobrang minahal at sinamba ni Sukjit ang kanyang asawang si Ramandeep. May pagka-overprotective itong si Sukjit, ngunit dahil mahal na mahal nito ang kanyang asawa, ay parati nitong nakukuha ang kahit na anumang bagay na kanyang gustuhin. Naging sunod-sunuran ito sa lahat ng utos ni Ramandeep. May ilang mga tao sa Sikh community na nagsabi na hindi nila gusto kung paano tratuhin ni Ramandeep ang kanyang asawa.
marami ding pagkakataon na nilabag ni Ramandeep ang paniniwala ng kanilang relihiyon, katulad ng pagpapatatu at pagsusuot ng magagara at mamahaling mga alahas at mga damit. Dahil medyo well-off din naman ang pamilyang pinagmula ni Ramandeep ay naging napakahilig nito sa mga mamahaling gamit. Masyado itong naging maluho na tinolerate naman ni Sukjit. Palagi itong nakaayos at gustong-gusto nito kapag pinupuri siya ng mga tao dahil sa maganda niyang damit at sa mga mamahaling alahas na kanyang suot. Ayon sa mga ilang kaibigan na mag-asawa, lahat ng mga hiling ni Ramandeep ay sinusunod lamang ni Sukjit. Lahat ng gusto nitong bilhin ay binibili nito para sa kanyang asawa. At kapag hindi nasunod ang gusto niya, ay nagtatantrums ito kahit na may ibang tao silang kaharap. November 2015, bumiyahe ang pamilya ni Sukjit papuntang Dubai upang magbakasyon. Tumira sila sa bahay ng best friend ni Sukjit na si Gupreet Singh. Naging magkaklase sa school ang dalawa at simula noon ay naging matalik ng magkaibigan. Itinuring ni Sukjit si Gupreet na parang isang kapatid. Nang panahong iyon, nagtatrabaho si Gupreet bilang isang truck driver at construction worker sa Dubai. Nag-day off ito ng ilang araw upang samahang mamasyal ang pamilya ni Sukjit. Kumuha sila ng maraming pictures habang namamasyal at ipinost ang mga iyon sa social media. Ngunit ang hindi alam ni Sukjit ay nagiging sobrang close na pala ng kanyang asawa sa kanyang best friend. Sa bakasyong ito, nabuo ang relasyon ni Gupreet at Ramandeep. Nang matapos ang bakasyon, umuwi na sa Derby ang pamilya ni Sukjit, ngunit nagpatuloy pa din ang pag-uugnayan ng dalawa gamit ang isang messaging application. Sa mga pag-uusap na ito, dito na nabuo ang plano ng dalawa kung paano nila maaalis sa buhay nila si Sukjit upang maipagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Nang parehas na taon din, sinimula ni Ramandeep ang plano para sa isang month-long family vacation papunta sa Uttar Pradesh sa India. Ayon kay Ramandeep, medyo matagal na silang hindi nakaka-uwi kaya't mas maganda kung magtatagal sila doon upang makasama ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamag-anak sa side ni Sukjit sa Basantapur Village. Lahat ng ito ay kasama sa plano ni Ramandeep at Gupreet. Pinili ni Ramandeep ang lugar na iyon upang mas madali niyang makabisado ang lugar bilang doon lumaki ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang buwan bago lumipad papuntang India, July 2016, inimbita ni Ramandeep ang kanyang kalaguyong si Gupreet na sumama sa kanilang bakasyon sa India. Sinabi niya ito sa kanyang asawang si Sukjit at mabilis naman itong pumayag dahil ilang buwan na rin naman nang huli niyang makita ang kanyang kaibigan. Lumipad ang pamilya ni Sukjit papuntang India at gayon din si Gupreet galing naman sa Dubai. Habang nasa India ay tumira silang lahat sa bahay ng mga magulang ni Sukjit sa Basantapur Village malapit sa border ng Nepal. Noong una ay maayos ang lahat, ngunit may isang pagkakataon na parang nahalata ni Sukjit na palaging magkasama ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigan. Nasa isang pagtitipon sila nang mapansin ito ni Sukjit at hindi na maalis sa kanyang isip na maaaring may nangyayari na ngang milagro sa pagitan ng kanyang asawa at kaibigan. Pinagkibit-balikat niya lamang ito dahil wala naman siyang matibay na pruweba at isa pa sa isip niya ay hindi magtataksil sa kanya ang kanyang asawa. Mahal ng kanyang asawa ang kanilang mga anak at alam niya na hindi ito gagawa ng kahit na anong bagay na makakasakit sa kanila. Lumipas ang ilang araw ngunit patuloy pa rin niyang napapansin na iba na ang closeness ni Ramandeep at Gupreet. Tumindi na ang kanyang paghihinala kaya't dito na niya kinumpronta ang kanyang asawa. Mariin namang itinanggi ni Ramandeep ang mga hinala ni Sukjit. Ngunit hindi rin nagtagal ay sumambulat kay Sukjit ang katotohanan. Nakumpirma ni Sukjit na meron niyang namamagitan sa dalawa at meron na rin nangyari sa kanila. Nang mga panahong iyon ay nakatira pa rin sila sa bahay ng mga magulang ni Sukjit. Galit na galit si Sukjit sa kanyang nalaman ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili upang hindi niya masaktan ang kanyang asawa. Sa galit ay binantaan ni Sukjit si Ramandeep na kakasuhan siya nito pagbalik nila sa Derby. Hindi naman ito nagustuhan ni Ramandeep kaya't dito na ito nagdesisyon na isagawa na ang plano nila ni Gupreet. Gustong makuha ni Ramandeep lahat at wala siyang ititira kay Sukjit. Ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang pera pati na rin ang kanyang buhay. Papatayin nila si Sukjit at mangingibang bansa kasama ang kanyang kalaguyong si Gupreet. Dahil sa tindi ng stress na kanyang pinagdadaanan, hindi niya napigilang isang guni ang kanilang sitwasyon sa kanyang mga kaanak. Pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na makipaghiwalay na kay Ramandeep, ngunit nagdadalawang isip pa rin si Sukjit dahil hindi maarok ng kanyang isip na magagawa iyon sa kanya ng kanyang asawa. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Ramandeep.
Gulong-gulo ang isip ni Sukjit dahil hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Sinabi niya sa kanyang mga kaanak na pag bumalik sila ng Derby ay maaayos rin ang lahat. Hindi naman ito sinang-ayuna ng kanyang mga kaanak at sinabing imposible na iyong mangyari dahil nagloko na nga itong si Ramandeep. Idinagdag din ng kanyang mga kaanak na kung papatagalin pa ni Sukjit ang ganoong sitwasyon ay siya lamang ang masasaktan sa huli kaya't habang maaga pa ay kailangan na niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sa kabila ng payo ng kanyang mga kaanak ay hindi pa rin nakinig si Sukjit dahil kailangan niya ng panahon upang iproseso ang lahat. Nagpunta sila sa India na isang masaya at buong pamilya. Hindi niya matanggap na pag-uwi nila ng UK ay maaaring iyon na ang tuldok ng masaya nilang pagsasama. Ngunit ang totoo ay wala nang natitira pang pagmamahal sa kanya ang kanyang asawa. September 2, 2016, nagluto si Ramandeep ng pagkain para sa kanyang pamilya. Nilagyan niya ito ng pampatulog upang maisagawa na nila ni Gupreet ng mabilis ang kanilang masamang binabalak. Pagkatapos kumain ay agad na nakaramdam ng pagkaantok si Sukjit kaya't niyaya na niyang matulog ang kanyang mga anak. Nang makitang tulog na ang kanyang mag-aama, pinapasok ni Ramandeep si Gupreet sa kanilang bahay. Dito na inipit ni Ramandeep ng unan ang mukha ng kanyang asawa. Habang isinasagawa naman ito ni Ramandeep ay pinukpok ni Gupreet ng martilyo ang ulo ni Sukjit. Nais nilang masiguro na hindi na mabubuhay pa si Sukjit kaya't inutusan ni Ramandeep ang kanyang kalaguyo na laslasin ang leeg ni Sukjit. Walang pag-aalinlangan, mabilis na sumunod si Gupreet sa ipinag-uutos ni Ramandeep. Ang hindi alam ni Ramandeep ay gising pala ang kanyang panganay na anak na si Arjun. 6 na taong gulang pa lamang ang bata ng mga panahong iyon. Hindi pa pala ito masyadong gutom nang maghanda siya ng pagkain kaya't nagpaluto lamang ito ng Maggie noodle sa kanyang ama. Si Sukjit lamang at ang kanilang bunsong anak ang kumain ng gabing iyon kaya't sila lamang ang naapektuhan ng sedative na inilagay nito sa pagkain. Nakakalungkot isipin ngunit nasaksihan ng bata lahat ng pangyayari at narinig nito kung paanong inutusan ng kanyang ina na laslasin ni Gupreet ang leeg ng kanyang ama. Nang makaalis si Ramandeep at Gupreet sa kwarto ay dali-dali itong tumakbo sa bahay ng kanyang lola upang magsumbong. Akala ng kanyang lola ay nananaginip lamang ang bata ngunit nang makita nitong nanginginig ito sa takot ay tumawag na rin siya ng mga pulis. Medyo natagalan bago nakarating ang mga pulis sa bahay ni na Sukjit dahil malayo ito sa kabayanan. Pagdating nila doon ay agad nilang inaresto si Ramandeep base na rin sa testimonya ng kanyang anak. Noong una ay nagpanggap si Ramandeep na wala siyang alam sa pagkamatay ni Sukjit. Ayon sa kanya, may pumasok na magnanakaw sa kanilang bahay at ito ang pumatay sa kanyang asawa. Ang hindi niya alam ay gising ang kanyang panganay na anak at nakita nito kung paano nila pinatay si Sukjit. Na mga panahong iyon ay wala na rin si Gupreet sa bahay na iyon na parte pa din ang plano ng dalawa. Nahuli ito ng mga pulis sa airport habang naghihintay ng kanyang flight pabalik ng Dubai. Habang isinasagawa ng mga pulis ang investigasyon, napag-alaman nila na kasama sa plano ni Ramandeep at Gupreet na kuhanin ang 2 million pounds na insurance money at 100,000 pounds worth of assets na nakapangalan din kay Sukjit. Ayon din sa mga pulis, gagamitin ng dalawa ang pera upang makapagsimula ng bagong buhay na magkasama. Base din sa investigasyon, pinagplanuhan ng dalawa na gawin ang krimen sa India dahil mas madali silang makakatakas doon kaysa sa London o Dubai dahil ang India ay considered na third world country. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, kasama na din ang testimonya ng batang si Arjun, si Ramandeep at Gupreet ay formal na nakasuhan sa pagpatay kay Sukjit Singh. Ngunit sa kabila ng mga ebidensyang hawak ng mga pulis, sinuportahan pa rin si Ramandeep ng kanyang pamilya. Pinaniniwalaan nila ang kwento nito na ang pumatay sa kanyang asawa ay ang sarili nitong pamilya at inutusan ng kanilang anak na magsinungaling. 7 buwan matapos maaresto, si Ramandeep ay pansamantalang nakalaya matapos magbayad ng kanyang pamilya ng piyansa. Ginawa ng pamilya ni Ramandeep ang lahat upang siya ay mailigtas. Kinontak ng kanyang mga magulang ang mga koneksyon nila sa politika upang mapawalang sala siya sa kaso. Ayon sa mga sources, nagbayad ang pamilya ni Ramandeep ng halos 100,000 pounds o mahigit 7 milyon pesos sa abogado pa lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang effort ay hindi pa rin napawalang sala si Ramandeep. Nagsimula ang trial ni Ramandeep at Gupreet sa India 7 taon matapos ang pagkakapaslang kay Sukjit. Ang batang si Arjun ang naging main witness ng prosecution. Ayon sa bata, natutulog siya sa kama katabi ang kanyang ama na mangyari ang pamamaslang. Bigla siyang nagising nang naramdaman niyang may tao sa kanyang tabi.
Nang iminulat niya ang kanyang mata ay nakita niyang sinosuffocate ng kanyang ina ang kanyang ama. Ayon sa bata, labag man sa kanyang kalooban ay nakita niya kung paanong pinaslang ng kanyang ina ang kanyang papa. Nakalabas siya ng kwarto nang umalis ang dalawa sa kanilang kwarto at saka tumakbo papunta sa kanyang lola. Sa korte naman ay inamin ni Gupreet ang kanyang pagkakadawit sa krimen, ngunit sinabing si Ramandeep ang nagplano ng lahat. Inutusan di umano siya ni Ramandeep na bumili ng kutsilyo at martilyo na siya naman nilang ginamit sa krimen. Matapos ang lahat, si Gupreet ay naparusahan ng habang buhay na pagkakakulong habang si Ramandeep naman ay nahatulan ng bitay. Umapila ang kampo ni Ramandeep sa desisyong ito at nakiusap na ibaba ang hatol sa habang buhay na pagkakakulong, ngunit ibinasura lamang iyon ng korte. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nababago ang desisyon ng korte para kay Ramandeep. Nang marinig naman ni Ramandeep ang hatol sa kanya, nagwala ito sa korte habang sumisigaw na wala siyang kasalanan dahil ang totoong pumatay sa kanyang asawa ay ang kanyang mga in-laws. Si Gupreet ay dinala sa main detention prison at si Ramandeep naman ay dinala sa Shahjahanpur District Prison na isang overcrowded na kulungan para sa mga babaeng bilanggo sa India. Habang nangyayari ang lahat, hindi ni minsang nakitaan ang pagsisisi si Ramandeep sa kanyang mga aksyon. Naging napakayabang din ito sa loob ng bilangguan. Pakiramdam niya ay superior siya sa lahat ng mga nakakulong doon, maging sa mga pulis na nakabantay sa kanila. Dahil overcrowded nga ang kulungang iyon, nakipagsiksikan si Ramandeep sa 55 pang ibang bilanggo sa loob ng kanilang selda. Sa isang interview, sinabi ni Ramandeep na napakasama ng kanyang lagay sa loob ng kanilang selda at hindi makatao ang trato sa kanya ng mga Indian police. Idinagdag din niya na hindi sila pinapakain ng maayos at parang kaning baboy lamang ang inihahain ng mga tao doon sa kanila. Kinwestiyon niya din kung bakit walang representative mula sa British High Commission ang pumupunta doon upang siya ay bisitahin. After all, siya ay isang British citizen pa rin. Sa interview ito, muling iginiit ni Ramandeep na wala siyang kasalanan at ang pumatay kay Sukjit ay ang sarili niyang pamilya upang makamkam nila ang 21 hectares na lupa na pag-aari ni Sukjit sa India. Sinabi niya rin na simula nang siya ay mahatulan ay hindi na niya nakita pa ang kanyang mga anak na labis na nagpalungkot sa kanya. Mula sa pagiging isang prinsesa, nauwi si Ramandeep sa isang siksikang selda kasama ang 55 pang ibang preso. Tuwing umaga, kailangan niyang pumila ng napakahaba para lamang makapagbanyo. Sa sahig din siya natutulog dahil walang sapat na espasyo sa loob ng selda upang maglagay ng kama sa dami nila doon. Sa loob ng bilangguang ito ay mayroong 1,300 na lalaking inmates na nakahiwalay sa mga babae. In total, meron ditong 2,000 inmates, ngunit ang capacity ng bilangguang ito ay nasa 511 inmates lamang. Si Ramandeep lamang ang tanging foreigner sa kulungang iyon at ang nag-iisang may parusang kamatayan. Ayon sa mga abogado ni Ramandeep, ilalaban nila na maibaba ang naging hatol dito sa habang buhay na pagkakakulong. Ngunit gugugol sila ng taon upang ma-re-evaluate ang kaso. Matapos naman ang lahat, ang dalawang anak ni Ramandeep at Sukjit ay tumira sa isang tsuhi nila sa London sa side ng kanilang ama. Nagbigay naman ng pahayag ang panganay niyang anak na si Arjun at sinabing ayaw na niyang magkaroon ng kahit na anong ugnayan pa sa kanyang ina. Dahil sa kanyang kasakiman, inawalan sila ng isang mabuting ama at tagapagtanggol. Ninakawan din niya ng pagkakataon ang kanyang lola na makasama pa ang kanyang ama sa mga nalalabing oras nito sa mundo. Idinagdag din ni Arjun na hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang ina kahit ilang taon pa ang lumipas. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!